Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobre kapampangan. Galing po ako sa hypermarket doon sa Nesto. May mga sale na naman sila, mga isda. Alam niyo naman, eto, pobre, talagang madiskarte. Lalo-lalo sa pagdating sa gastusan. Kagaya ng nakaguli ako, bibili ako ng murang isda. Hindi kasi ako nakakabili ng mahal na isda eh. Kapag talagang gusto kong kumain, kahit na mahal, bibili ako. Pero ngayon, dahil nga sale sila, eto, bumili ako ng asa-asa. 5 real lang ang kilo. Sadya, minsan makabili ka ng 8 real. Ito yung sinasabi nilang asa-asa, guys. O, tingnan ninyo. Para siyang galunggong. So, ito, para tumagal ito, ang ginagawa ko, guys, ginagawa ko siyang daeng. Tuturuan ko kayong paano magdaeng sa mga kababayan natin dyan. Alam ko maraming nakakaalam sa pagdadaing. Pero ito, yung mga hindi lang alam na magdaing at para makamura at masarap ang ating ulam, pare-pares lang po ang isda, di ba? Nga lang, yung sustansya yung hinahanap natin. At syempre, para makamura, pobre. Di ba? Diskarte lang po yan. So, tuturuan ko po kayong magdaing, paano magdaing itong hasasap. Ito po yung diskarte ko para tumagal yung ulam ko. Lalo-lalo na dito sa Saudi, napakamahal ng mga bilihin talaga. Kaya kailangan madiskarte tayo. Kaya ito, sinishare ko po sa inyo para sa mga kababayan natin dito sa abroad na nandito sa Saudi, diskarte lang guys para makakain tayo ng mura, masustansya at masarap para tumagal din ang ulam natin. Kasi kung kakainin ko to, pag pinirito natin, bukas wala na tayong ulam, di ba? So, ibabad natin ito sa suka, paminta, asin. At yan, gagawin natin ng ano, daing. Didigdigan natin siya ng bawang. So, tuturuan ko po kayo kung paano yung diskarte ko. Ito, para makita nyo naman. Gaya niyan, buo yan. Yung pagdadaing, guys, ganito. Ayan, tuturuan ko po kayo para malaman ninyo. Ito yung pinaka buntot niya. Aanin nyo siya dito, hihiwain siya sa dulo, ganyan. Di ba? Napakadali lang. Ayan. Tapos, hiwain nyo siya sa gitnang ganyan. At yung pinaka ulo, ayan, ito, sa gitna, bibiyakin nyo siyang ganyan. Di ba? At ibibilak natin. Parang pipay, bibilak. Joke lang po, joke. Para masaya naman. Pipay talaga, bibilak eh. Ayan, no, makikita na natin yung mga bituka. Tanggalin natin yan. Buo siya. Diba? At kasama na rin yung, ano, asang. O, diba? Pag-asa natin. Ganyan yung pagdadaing. At iwalay natin yung bituka. So, another na naman. Ayan. Bilak talaga eh. Ano? Bilak. Word bilak. Parang yung binibilak yung pipay. Hindi po. Joke lang ha. Joke. Ayan. Tapos ayan. Pero seriously, bilakan po yan. So, ayan. Ayan na natin siya. Ito yung pinaka ano niya, di ba? Buntot. Ito yung kutsilyo natin. Dahan-dahan, ha? Ayan, tapos ihiwain natin siya ganyan. O, di ba? Napakadali lang po. Tapos itong pinakaulo niya. Ayan. Ihiwain natin siya gitna. Ayan. Tapos, ito. Ihiwain natin siya ganyan. Di ba? Napaka bilis lang. O, oh, diba? Tapos yung bituka, para hindi maano yung kanyang hatdo. Tanggalin yung asang. O, oh, diba? Napakadali lang po. So, ulit-ulitin lang na ganyan. Itong tuturo ko sa inyo, guys, kung paano yung pagdadaing ko, masarap siya, guys. Pag tinikman nyo siya, para kang kumain ng tosino. Promise, tosino. As in. Kasi masarap siya. More ito kasi. O kaya kapag gusto nyo ng bangus, ito. Tuturo ko sa inyo kung paano yung pagsangkap ko. Ayan, di ba?
Kanya yung pag ano natin, pagdadaing, last bandawan lang natin. Di ba? Napakadali lang po. So, ulit-ulitin natin para sa mga hindi pa marunong magdaing dyan. Ito, yung buntot. Ibahin natin sa puwitan. Ayan. Tapos, sa ulo, ito. Oops! Ayan. Tapos, ganyan. Di ba? At ibilak-bilak na ganyan. Bilak talaga eh. Bilak. Kasama na yung dito kanyan. Yan sa mga hindi pa marunong na magdaing, pagbibili kayo ng hasa-hasa para tumagal lang inyong ulam, diskarte lang po. Ayan, tuturuan ko po kayong mag daing, hindi na yung ibibilag pa natin, ibababad lang po natin. So ayan, tuloy-tuloy lang po. Natanggal na yung ahasang, malinis na siya. Ilagay na natin dito sa ating ano, tupperware para ibabad natin sa suka. Tagtarin natin ng bawang, paminta, asin. Ayan, ibabad natin ng kahit ilang linggo to. Tatagal ito guys, hindi na tayo magbibilad. Yan, tinuro ko lang sa inyo itong teknik ko para malaman ninyo at para tumagal ang isda ninyo. Ayan. So, tuturuan ko kayong mag daing naman yung sangkap. Tayo na po. Ayan guys, ito na yung ating hasa-hasa na ginawang ano, daing. Ayan, malinis na siya. Ang mga ingredients na ilalagay natin, itong bawang, maraming bawang, masarap siya, talagang maalis ang lansa. Itong paminta, asin, at itong suka. Nasa inyo yan kung ano yung suka na gusto ninyo. Pwede rin kalamansi, lemon, basta nagpapaasim siya. Ayan, suka, asin, paminta, at saka itong bawang, at ay gigreter natin siya para mabilis at para manuot ang kanyang lasa itong bawang. Yung iba dinidikdik. Ako, ayan, bumili ako nitong grater na to, yung tudkuran, para mabilis, hindi nawawala itong gamit ko na ito. Kapag gumagawa ko ng spaghetti, ayan, inaano ko yung carrots, ginagrater ko para mabilis siya at walang gahol sa oras, di ba, mabilis. Yung iba kasing ano guys, dahil linalagyan nga nila ng asukal para masarap siya. Kasi ang asukal kasi yung nagpapatabi siya, asim, alat, ayan, magkakasama. Pero ako, tama na itong ano na to, ingredients natin na ito, itong apat. Kasi kapag lilagyan natin ng asukal, the tendency is madudurog yung piprito natin kasi magdidikit siya. Kung binilad ninyo ang inyong daing, maganda kasi hindi siya matakaw sa mantika. At huwag nyo lalagyan ng asukal guys, kasi lalo na sa isda, mag didikit-dikit siya, malurusak. Ito kasi nandito tayo sa abroad, ilalagay natin dun sa araw, lalo na dyan sa lugar namin, mapusa. Pwede na ito, ibabad lang natin ito guys. So ayan, diba? Napakaraming bawang, masarap kasi ang daing
kapag maraming bawang. Ayan, ito yung daing natin. Lagyan natin itong ating bawang. Salasan-salasan natin. Tapos, lagyan natin siya ng bawang na ganyan. Sa ibabaw. Diba? Ganyan guys, masarap siya. Tapos, lagyan natin siya ng konting mga paminta. Bawang, ayan, para kumapit siya. Ganyan lang guys. Tapos paminta. Sisip-sipin niya to yung ano yung bawang na binitik natin. Masarap kasi ang daing kapag maraming bawang, talagang nakakapag pasarap dito sa daing na gagawin natin. Nalagyan natin siya ng maraming bawang. Diba? So, yan, meron na naman po kayo natutunan na pagdadaig ko, ha. Alam ko sa mga misis dyan, marunong din magdaig, pero kanya-kanya po tayong technique yan. Lagyan natin siya ng paminta. Tapos, asim. Huwag masyadong maasim kasi pag pinrito natin ito maalat, katamtama lang. Yung sakto lang, ganun. Sa inyo yan, kung gusto nyo maalat. Ayan. At itong ating suka. Nasa inyo yan, yung iba, dato o margapinya, silver swan, o yung ano, sasa, masarap yun, o calamansi, lemon. Ako yung ganyan lang. Diba? Malinis naman ang kamay ko. Ayan. Ayan yung sekreto ng pobre paggawa ng daing. Ito guys, kahit na isang buwan siya naka-rep, hindi siya masisira kasi nakababad siya sa suka. Huwag natin siya lalagyan ng ano, ha? Tubig. Kasi yung iba lalagyan ng tubig, huwag natin tipirin guys. Ay kapag ano, lalagyan natin tubig, hindi na siya maano, magkakapit yung kanyang asim. Ayan. Diba? So, after a day, pwede nyo itong iprito na bukas, magdamag, ayan, na marinig na natin siya ng mabuti ganyan. Takpan natin at i-rep natin, guys. So, ayan, takpan natin. Ayan natin siyang manuot ang kanyang lasa. At i-rep natin to. After a day, ayan, magpiprito po tayo. O, diba? Yan, maraming salamat sa inyong panonood at sana nasiyan po kayo sa ibinahagi natin na itong hasa-hasa na daing. Sinir ko lamang po itong ating mga ingredients sa hasa-hasa para sumarap yung daing. Kasi masarap ang daing kapag maraming bawang. Napakasimple lang ng mga ingredients na nilagay natin, di ba? Paminta, asin, yung bawang, suka. Ayan, apat na ingredients lang yan. Masarap yan pag pinrito ninyo lang na kapag malutong-lutong. At yung iba, nilalagay ng asukal. Kasi kapag may asukal, talagang dumidikit siya guys. Sinubukan ko na yun. So tayo na po, ilagay natin doon sa rep. At 2 to 3 days yan, ipiprito ko po ito. Okay, yan, maraming pong salamat sa panonood at sana nasiyan po kayo sa binahagi ko ngayon na pagluto nitong ating daing yung paggagawa. Okay, God bless po, pobre ka pang pangan ulit. Enjoy watching.